welcome back to another video. In this video, it's been a long time hindi ako nakapag-update about conversion ng GCredit to cash. So this time, isi-share ko sa inyo ang updated conversion ng GCredit to cash via coins.ph. Kasi ang dami nyo rin naman nagtatanong nito about coins.ph update, kung working pa ba ito. It's been a long time na rin na hindi ako nakapag-update dito. Actually, mga 2 to 3 months ata. Anyway, i-update ko kayo again today and isi-share ko sa inyo yung full details. So for your information, si GCredit po talaga is naka-convert siya to cash via DragonPay. So sa DragonPay tayo dadaan. And si GCredit ay powered by CIMB Bank. So originally doon talaga siya naka-cash out or doon talaga siya naka-convert to cash. But anyways, that is still working pa din naman. But as of now kasi, si CIMB Bank po is ang minimum to cash in niya na is 3,000 pesos up. Hindi dapat tayo bababa ng 3,000 pesos below. Hindi niya na po ito pinaprocess ay hindi niya na rin po ito ina-accept. Hindi po magpo-proceed yung ating pagka-cash in. But for your sake, of course, I did try this. Pupuntahan muna natin si CIMB Bank ng mabilis para alam nyo lang at para makita nyo lang na as of now, silipin lang natin si CIMB Bank, baka meron pagbabago. Open lang natin si CIMB Bank. So, click natin si cash in, then click natin si over the counter, din si other payment center, din si SCPay. So, pasensya na mabilis lang talaga to. Papasadahan lang talaga natin. So, type natin yung amount. So, type ko na lang is 2,000 pesos para medyo nasa gitna siya. Continue. So, ito yung lalabas. The minimum amount for cash in is 3,000 still. So, click natin tong change amounts. Automatically, mag-3,000 siya. So, dahil ganun pa din naman talaga, walang pinagbago po sa CIMB Bank, 3,000 pesos. Kailangan natin mag-proceed sa other process, which is, isidadaan natin si GCredit natin via coins.ph para ma-convert natin ito cash at mapupunta ito sa ating GCash. And let's see if it is still working. I hope you can follow the steps. So, punta lang tayo sa aking GCredit ha, kasi hindi ko pala nabayaran ito, pero mabilis na bilis lang naman ito, para makita nyo lang din yung balance ko. And yan, due date ko na ng 16. So, pay for GCredit tayo. Total due, i-fully paid ko kasi 2,000 lang naman to. Then, click natin yung next. And confirm lang natin. Then, magre-release sila ng resibo. And syempre, I advise i-download nyo to para may proof. So, mapapansin nyo, zero na yung available credit limit. So, punta tayo sa coins.ph app. So, type lang natin yung ko dito, PIN. So, dito, sa dashboard niya, click natin si cash in. Yan, yun sa taas. Then, ito yung lalabas sa next step. So, magka-cash in tayo from, pwede sa e-wallets, pwede rin po sa banks, and pwede rin po sa remittance centers. Dito sa remittance centers po, ang pipiliin po natin is si Palawan Pawn Shop sa may baba. So, i-click po natin si Palawan Pawn Shop. Makapapansin dito, via DragonPay po tayo dadaan. Kaya legal po ito. So, type natin tong amount, which is may 2,000 ako sa GCredit, so 1,950 lang. Pa, hindi kasi ako nagsasagad ng kasi para hindi mag-complicated sa charges kasi may mga charges kasi ito. Mamaya makikita nyo rin. So, itype ko lang 1,950 ha kasi kung makikita nyo dito sa may baba, meron siyang mga fee, may charges siya na 25 pesos sa bawat transaction. So, kailangan pong pilapan tong email address ha, kasi dito isa-send po yung reference number ng DragonPay. Anyways, ito yung niya. Confirm lang natin. Then, so, ayan, sa may baba, makikita natin dito yung instruction. So, basahin ko ha, please visit. Ang instruction daw sa pagguha ng pera is pwede daw tayong mag-visit sa cash-in partner outlets like Palawan Pawn Shop, ganyan. And fill out lang daw natin to. Diba kung aware kayo sa mga Palawan, may pinipila po yung reference number, ganyan, tsaka amount. So, ito yung kukopyahin natin. Then, sa number 3, the amount will be credited to your balance once the transaction has been processed. So, real time po ito. So, punta tayo sa email ko. Then, click natin itong link dito kay DragonPay. Kaya mahalaga yung email na pila pa nyo kanina kasi din talaga nila ipa-forward yung reference number. Then, kopyahin natin itong reference number para hindi tayo magkakamali. So, punta tayo sa ating GCash. Yan. So, under yung GCash, click natin si Bills. Then, sa may taas, may biller's name dyan. Then, yan yung i-click natin. I-type lang natin si DragonPay.
Yan. Type natin si Dragon Pay. So lalabas na rin yan. So kung mapapansin niya dyan, visible po si GCredit under Dragon Pay. So legal po ito na talaga si Dragon Pay ng GCredit. So click natin si Dragon Pay. Then, fill upan lang natin tong form na ito. Type natin yung amount na nakashare natin sa coins.ph. So, 1975 bali nag-total kasi may 25 pesos na charge si coins.ph. Then, yung i-paste natin yung reference number na kinopya natin kanina doon sa email. Then, optional naman dito yung iba. Then, next tayo. Then, lumabas dito sa payment choice si GCash Wallet and si GCredit. Of course, si GCredit, yung pipindutin natin kasi dito nga tayo kukuha ng pang cash out. Ika-cash out nga natin to. So, yun. Confirm lang natin upon reviewing this. Confirm. Click natin yung confirm. Then, wait lang natin. So, ito yung resibo. So, i-save natin kasi para may proof tayo. Then, magta-text din si coins na, yun nga, successfully na daw. Then, punta tayo sa app para ma-confirm natin na nandun na kung pumasok na yung ating, kinash in dito sa coins PH. Yan, wait lang natin. Yan. So, finally, nandito na siya. Ayan o, 1,950 pesos. So, hindi na siya 1,975 ha. Baka magtaka kayo, 1,950 lang yun, 25 kasi ang charge dito. So, dito, i-click natin si transfer. Para makapag-cash out tayo, click natin si transfer. Then, click natin si cash out. Then, meron ditong mga choices kung saan natin pwede siyang isend. So, andyan si GCash, andyan yung mga e-wallet, napakadaming choices, banks, and of course, remittance center. So, of course, kay GCash tayo, nasanay na akong gamitin ito and legit talaga na nakakapag-cash in dito. So, click natin si GCash. Then, pipili tayo kung baya InstaPay or PesoNet. So, dahil gusto ko real-time, InstaPay tayo. Pero pwede sa PesoNet kaya lang the next banking days eh. But gusto ko, may 10 pesos na charge ha. And yun. So, 1,940 lang ilalagay natin kasi may 10 pesos na charge kaya 1,950 lahat. So, click natin yung next. Then, confirm lang natin to. Ayan. Then, wait natin yung verification code na sinend sa atin, sa number natin. So, ito siya. So, copyahin lang natin. Then, click natin yung confirm. Then, while waiting, so tingnan natin. So, ito na siya. Finally, successful na po yung transaction natin dito sa coins PH. And mag-i-inform din naman si Jika sa atin na na-receive natin yung pera. So, hindi na siya nag-inform sa through text message siya doon na sa notification sa app. Yun, para lang ano. So, ganito itsura niya. So, mag-i-inform po si Jika sa atin na finally, successful po yung transaction natin. So, let me remind you ha, na this is working for me. I hope mag-work din to sa inyo. I hope masundan niyo yung process ko kasi ganun lang. Wala naman po akong in-skip doon. Wala po akong kinat doon. Yun at yun yung proseso niya. So, it perfectly works for me and thank God, successful siya. So, para mag-work sa inyo ha, paki-check, double-check, triple-check niyo yung mga details na ini-input niyo and intindihin niyo mabuti kung ano yung pipinipil up niyo. Isang pagkakamali niyo lang dyan, maaaring mali kayo ng isang number lang. Dala sa reference number is pakisigurado niya. Di bali nang dahan-dahan yung proseso. Huwag kayong magmamadali. Lalo pag first time niyo lang, huwag niyong madaliin ang proseso and basahin niyo mabuti kung anong instruction para maiwasan natin yung pagkakamali. So, just in case na hindi kayo nakakatanggap ng notification na successful yung transaction niyo, so huwag kayong kabahan. So, check the app. I-check niyo yung app niyo at tingnan niyo kung pumasok doon. So, huwag kakabahan na kasi minsan kasi late lang yung notification ni Coins PH or ni GCash at or minsan nagloloko yung network natin, hindi tayo nakaka-receive ng message. Better check the app, check nyo si GCash kung pumasok na, check nyo yung transaction kung nandoon na. So, huwag kakabahan again. Kung alam nyo naman sa sarili nyo na wala kayong ginawang mali and tama yung proseso nyo, huwag kayong kakabahan. Minsan talaga nangyayari, late sila nagno-notify, successful na pala doon sa app. So, by the way, still working pa din po ang pagko-convert ng cash from GCredit to GCash via Coins PH.
up. Yun pa rin po yung nagiging process ko dati, and hanggang ngayon still working pa rin. Hanggang nandiyan si Palawan Pawn Shop, si Dragon Pay, so wala po tayong magiging problema. Hanggang tumatanggap po si Dragon Pay ng G-Credit, is legal po ito. But baka maguluhan kayo ha, hindi lang po 3,000 below ang pwedeng i-convert ito sa Coins PH from G-Credit. Pwedeng-pwede pong i-convert ha yung 3,000 up din dito sa Coins PH. Anyways, na-share ko naman din sa mga previous videos ko na nakakapag-convert din ako dito ng 200 pesos via Coins PH from G-Credit. Pwedeng-pwede po dito talaga kaysa kay CIMB Bank. Kaya lang kasi, syempre kung mapapansin nyo, there are a couple of charges na pinapatong nila. Of course, merong charge kay Coins PH, merong charge kay Dragon Pay. Pag kinashout mo pa kay Coins PH, may charge ulit. So, lang naman talaga ang coins niya. Pero kung gusto naman talaga natin i-cash out to, so ano lang ba itong mga charges na to? At least, mapupunta talaga real-time sa ating GCash wallet. Ang kagandahan lang kasi talaga nito, kapag nag-convert tayo ng G-Credit to cash via CIMB Bank, is wala po siyang charges. So, as in zero po. Kaya gustong-gusto ko talaga din makapag-convert kay CIMB Bank. So, sa part to ng video ko na ito, isishare ko naman sa inyo kung paano i-convert si G-Credit via CIMB Bank directly. So, ipaparto ko na lang po yung video na yon para hindi masyadong humaba tong video na to. So, yun lamang po. I hope may natutulong kayo sa video ito. I hope nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan yung video, please don't forget to like, share, and subscribe. And click nyo po yung bell button para updated kayo sa mga bago ko pa pong mga videos like this. Thank you for watching this video. Bye!